5. Tayo natin tumayo. Basahin natin ang salita ng Diyos ng malakas. No due respect. Ang kanyang salita ay pag-uusapan natin. A highly favored nation. 2 Chronicles 13, 5. Begin. Ought ye not to know that the Lord God of Israel gave the kingdom over Israel to David forever, even to him and to his sons, by a covenant of salt? Tayo magsiupo, pagpunayan ng Panginoong Diyos ang kanyang salita, so visited. Notice the phrase covenant of salt. Tayo pong mga pastor, missionaries, we should have the vision of reaching the country for Jesus Christ. Amen? We have that vision. Since we got saved, andun yung damdaming akayin ang bansa sa Panginoon, but we cannot do it ng isang bagsak. One soul at a time. One soul at a time, reaching your neighbors, your loved ones, we could reach this country for Christ. But there should be some requirement para mangyari yan, so that our nation to be highly favored or to be a blessed nation. Maliwanag yung sinabi ng 2 Chronicles 7:14 na kabisado na marami sa atin. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Just exactly how our nations be saved from destruction.
This does not deal sa mga tao na sabay-sabay masasave. Sana nga ganun. But rather, how a nation can be saved from destruction and from God's total disfavor. Ayaw po natin ang ating bayan ay ikaw nga ay kasurahan, kabagutan, to the extent that God will turn His back sa ating bayan. Ayaw natin yun. Kung ang ating magulang ayaw natin magagalit sa atin, ang ating pastor ayaw natin magalit sa atin, nang walang dahilan, lalo higit ang Diyos. We don't want God to turn His back from this nation. Dahil pag yun ang nangyari, walang saysayan lahat ng paghihirap natin dito sa lupa. Walang saysayan natin itinatatag nating gawain. But God wants our country be forgiven and heal this nation. But how can we have that experience to have a highly favored nation? Para maintindihan natin properly the phrase covenant of soul. Again, sinabi dyan, and we'll forgive their sin. Okay. And God will give to David, 2 Chronicles 13:5. He will give to David the covenant of salt. Ano po ba ibig sabihin ng sinabi nito ng Diyos? It was a covenant between individuals with a pledge of unbreakable friendship. It's a pledge na kahit anong mangyari, they vowed to have that strong friendship. And a symbol of that covenant, they would eat bread and salt together. And the bread symbolized the nourishment of friendship. That this friendship would not stop. Ika nga na yung sa Pangulo ng Amerika. America and the Philippines has an ironclad. Ironclad friendship. So the covenant of soul involves the friendship that would not stop. It emphasizes the durability. And salt has an important part, lalo-lalo na sa religious ceremony at sacrifices sa Bible. Importante yung asin lagi. Okay? Sa lahat halos ng handog, as far as I know, Leviticus chapter 2 verse 13, the Bible says, neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking. Second, Leviticus 2:13, hindi dapat mawawala asin. From thy meat offering, with all thine offering, thou shalt offer salt. Leviticus 2:13. And my dear church, we Christians are the salt of the earth. Matthew chapter 5. Ye are the salt of the earth, verse 13. But if the salt have lost his savor, wherein shall it be salted? It is therefore good for nothing. Pag wala nang saysay, wala nang lasa, wala nang silbi, may gagawa yung salt for its purpose. It's nothing. And then so sabi ng Bible, John 6:35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. So si Kristo ang bread of life, tayo ang salt of the earth. The conclusion is, Christ will enter into a covenant with us, tayong mga Kristiyano, a covenant that will not be broken. However, God will not enter into a covenant sa isang bansa unless there is enough salt. Unless there is enough salt for the preservation of that nation. Anong sipin ng dami-dami mga asin, wala namang lasa. Anong sipin ng dami-dami mga pastors na magaganda si Bama, laki ang congregation, bawang nakasapato sa pulpito, bawang nakasapato sa stage, pero ang bunga nga naman, napakalapastangan, wagas sa panglapastangan sa kapwa. Tulungan tayo ng Diyos that God would enter into covenant sa mga salt na salty, hindi saltless. And unless there is enough salt for the preservation of this nation, ang ating bayan ito ay pupunta sa lababo. Walang mangyayari. Mapapahamak. And since Christians, we are called the salt of the earth, there are two requirements, as far as I know, that God would, before God enter into a covenant or the agreement, first, the requirement should be, there must be enough salt sa bayan yun. And I'll give you an example namin.
Secondly, that salt must have not lost its savor. May say sigh, may say be. And God is looking for enough salt that is savored in a nation so He could spare this country. Kailangan ng mga Kristiyano, hindi sa muso, talaga sa puso. Tunay na nakakilala, mga miyembro, mga pastor, misyonero, manggagawa. And again, salt represents the righteousness of Christ. And savored salt represents personal righteousness. Walang matino sa atin talaga, walang perfect sa atin. But we could have that personal righteousness kung gugustin lang talaga natin. Nagawa nga ng ibang magkaroon ng sariling katwiran. Romans chapter 10. Pababasa lang sa atin verses 1 to 3. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel. Romans chapter 10, verses 1 to 3. That they might be saved. Yun ang hangarin ni Paul. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. So there's a possibility that a person, a salt, could be that zealous, pero walang sipi. Sabi na ang maitatag ang katwiran ng Diyos, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Sarili ang itinataas. And have not submitted themselves unto the righteousness of God. So there is the possibility ng mga likod ng Diyos, miyembro ng mga Kristiyano, would live and exist saltless, building their own righteousness. No wonder dumadami mga miyembro, pero para silang nagali, ang titigas ng mukha. Walang pagmamalasakit sa kapwa. At ang titigas ng mukha nila, nakutingnan tayo mula ulong na paa, para sila lang ang banal, tayo lahat ay halal. May God help us. Abraham came to God and begged for the salvation of Sodom and Gomorrah. His nephew, Lot, was there. Abraham did not want Lot. At yung family ay masira. Sino may gusto nun? He asked God that if he could spare Sodom and Gomorrah. You know the story. And sabi ng Diyos, if you could find 50 righteous people, I would spare the city. And then, nag-agree ang Diyos. Okay, Abraham could not find 50. So he pleaded for the salvation of Sodom. And then sabi niya, if I could find 40, okay, I would not destroy 40 righteous people. And he failed. And then he asked God, and I could find 30. Nakipagdawaran siya sa Diyos. And he failed again. 20, and he failed again. And if you could find 10 righteous people, I will spare Sodom and Gomorrah. He could find none. Wala. I read the story. Saan hindi totoo? Sa church, ang galing, mga pastor, maayos ang lahat ng bagay. Bawal ang mga nagsa-cellphone. Pag nag-ring, nagagalit, sinesermonan, pinapahiya. Alam ng mga miyembro yan, napasa ng mga tuod doon ng pastor ng salita para sa Diyos. One time, itong miyembro ito, alam niya ang patakaran, kung ba't nakalimutan yung isalan, nag-ring, at pinay na kagad. Nag-ring na naman, tumayo siya. At nung tinanong siya ng mga miyembro, mula ulang pa, para sa nagkasala, para sa nakapatay ng tao. At yung sinabi niyo sa kanya, you shut up the cell phone! Pinahiya siya. Nakayuko siya ng mga sandali sa loob ng church. Ang sakit ng kalooban niya. Hindi sinagot niya, yung pala emergency. At pagbalik niya, kung tingnan siya ng mga miyembro, kaya nilang lalo yung pastor, binanatang pa siya sa pulpito. You know, after that, he went home. Masama loob niya. Uwi siya sa kanyang bahay. Try to do a thing para maalis sa kanyang galit. Nainis siya, hindi niya mawari. Kung ba't naman mayroong biro sa mitabi ng bahay niya. Punta siya. Para isa kung alam na pastor na namatay. Nadisgrasya siya kasi nasin siya. Para isa alam mo pastor, nahinuli naman pulis. Nagbebenta siya ng shabu. Punta siya ron, miyembro, matapat sa church. Sabi niya, nanginginig siya sa takot ng Diyos sa katingin sa kanya. Sabi niya, sa mga nalag ko, magpapalipas ako. He went to that bar
and ordered a very simple wine or whatever. Sa dahinginig siya, tatakot siya, sinasalin niya yung kanyang alak sa baso, and then he, you know, so clumsy, he dropped the bottle at the basag. Kinabahan siya. Baka mapagalitan siya. He dropped it and broke the glass and nagkalap naman ang mga basag na nag-isip siya magbabahan sa papagalitan o may umumurin. Siya sarganan mga tao. You know what the other people did? The waiter rushed to him. No, I will pick them up. Don't worry, no problem. We will give you. It's in the house. Don't make me wrong. Demonyo po, anak. Amen? Alak is a liquid devil. Pero I want you to get this point. Andun siya, ako na pag-agalitan siya. Pero alam niyo, sabi ng tao, huwag maghawakan, masusukatan ka. Or everybody wants to help him. No problem. Don't touch it. You get wounded. Inukara siya ng ibang bagay. And he felt welcome. You know what happens next? Wala na siya sa church every Sunday. Andun siya sa bar. You know why? Ang maanak ng Diablo. Mas may mga malasakit, mapapasensya. Sa mga Kristiyano, ang mga tunang Kristiyano, kontimahin mo lang, parang nakasala na napakasama. Hindi po ganyan ang Diyos. Ang Diyos mo pagpasensya. Amen. Don't get wrong. Ang Diablo, I preach hard against liquor and drinking here sa church. Siya sabi ko kayo mga tunay, kung tunay ka lalaki, pagka kayo may birthday, kung tunay ka lalaki, walang inuman sa birthday ng bahay ng anak mo. Walang inuman sa inyong bahay. I preach hard. Pero bakit doon sa lugar na yun? Anak ng Diablo, nagpakita ng marasakit at concern, and they were genuine. No wonder God had a very sad commentary sa ating mga Kristiyano. Ano yung sabi niya? Hindi ko maramdang talata. Kasi nalulungkot ako pag binabasa niya. Sa labing kamaran, mas matalino pa mga anak na kadiliman kaysa anak na kaliwanagan. Kumbaga, ang tatigas ng ating mukha sa kapwa Kristiyano. I was preaching one time in church. I was invited. Yun lang mag-imbita sa akin. Ayaw mag-imbita na iba eh. And I preached on missions. And one of my statement was, Islam is the fastest growing religion. And that is true. Not Christianity. Islam is the fastest growing religion. It's sad. It should be Christianity, but it's true that I preach. Not knowing, isa rin sa audience, tumatas ang kilay niya. Yung pang parang kilay na ipiniturang doon at tumatas na tinabababa. Umuya ko, the following day, kumawag sa akin yung kasama ko, at, Pastor, niyayari ka nung isang speaker na sumunod sa'yo. Niyayari ka niya. Sabi ko, bakit? Marami siya papapala sa akin, simple man ako. Sabi daw ng speaker, hindi totoo! Islam is not the fastest growing religion. It's Christianity! Sabi ko, sana nga eh. Eh, hindi nga yun eh. Biyari niya ako all the way. Ako naging mesahe niya. So, manunod ko. Sabi ko, kung tunay ko nalaki, sabihin sa akin, pagtas o preach. Pag hindi mo ko lumabas sa kakang dakdak, either binabay ka o binabay ka. Diba? You tell me. Up front. Ay, by the way, yung taong yan, nakakulong ngayon. Pag sinabi ko siya pangalan, kilala niyo. Dahil nang bababay siya. Hindi ko ginagamit ang itong pagkakataon. Sinasabi ko po sa inyo, ang dahas, ang rahas, ang wagas mong mangyari ng kapwa mo na hindi mo tinitinan muna. Pero ikaw pala gumagawa ka ng burakabalastugan. Gumagas ka sa milyon sa iyong babae na ikaw ang ang tawag doon, ang so-called di papa. God is so patient with Abraham. 50, 40, 30, 20. And sabi niya, Abraham, just give me one. Give me one righteous person and I will not destroy this city. Ano nangyari sa Sodom at Gomorrah? Napagkamali ako mag-asawa yung dalawa eh. Sodom at Gomorrah was destroyed. Then not even Abraham or Lot was qualified. It must be understood that these 10 righteous people must have both imputed righteousness and personal righteousness.
They must be salt and they must be a savored salt. That was the only hope of the city. Genesis 19 verse 1, and there came two angels to Sodom and Eben, and Lot sat in the gate, and Lot seeing them rose up to meet them and bowed himself with his face toward the ground. Notice, Lot was at the gate of the city. Others would think he was a person in authority. He was sitting at the gate, told them about judges, magistrates during the time, and the business of that city was done through that gate. And much as it is done sa mga city hall tulad sa atin, as yung sabi natin, Lot was a city official. He has that influence. Pagkakailan ka ng influensya, kahit barangay tanod, huwag niyo pagmamalakay ng mga Kristiyano. Huwag niyo gamitin para kayo ay parang mayordomo. Lalo kayo maglingkod sa Diyos. Pagpakita tayo ng kakayahan natin maglingkod. I was one time dreaming and praying that, Lord, please give me the capacity. I want you to make a breakthrough. I want to help pastors. Pero wala kakayanan. But the Lord just opened the gate and the rest was history. Nakakatulong konti-konti. Misa namumura pa pag hindi ko na ipagdala agad. At minsan, ang bilis humingi, hindi nagbigay madala ng konting picture. I know some of you are very, very excited sending pictures kahit wala pa yung support. Salamat po sa inyo. Pero nalulugod po ako sa mga pastor na minamadali. Kasi hindi ko po lagi hawak. Dumain lang dito, sabi natin, Donna, nagiging lang, I don't want to be a channel. Gusto ko mag-reservo. Parang maraming na ibihagi. Pero channel ka lang talaga eh. Anulit ka lang eh. Dinadaanan ka lang, brad eh. Hindi mo makontrol eh. Kung kaya kong kontrol yung brad, napakaganda na si Manat eh. At sasabi ko natin, mga kapatid, a soul winner does more for the salvation of this nation than a precinct captain, than a congressman, than a counselor. A soul winner, humble, salted, salt, could do more to save this nation kaysa sa isang tao na nasa mataas na posisyon. Nakala mo na kung sino. Kailangan pa pa mga makakaliwa. There was a king, so cruel, so tyrant. Nakunti mali lang na kanyang mata, pinapapatay niya. Ay mama, para hindi masyado siyang cruel, pinalalapan niya sa kanyang mga pitbull. One time, isa sa pinaka-trusted niyang tao, one of the faithful guys sa kanyang kaya-kaharian, nagkamali ng konti, natakunan ng konti yung kanyang damit ng isang bagay. He was so mad. And he was so apologetic. Sorry po, mangari, I'm sorry, I apologize. Please forgive me. Diyan at napakatamad mo, wala kang kwentang alipin, wala kang kwentang huli ito. Ipalapat sa akin mga aso. Ganun lang, konting mali lang. Yung mga pastor, hindi lang nakapagtay siyang miyembro, kung pulputihin, ganun na lang. Chicken mo, yung pera, hindi na pumunta sa gawain, binubulsa. Chicken mo siya, hindi nagtatites. Napastangan. And so the servant was put in jail. At bukas, ipalalapan kita sa aking mga aso. Na konting mali lang man, ganun siya sa dyan. Sabi niya, Malari, please, King, Almighty King, please, I plead with you. Give me one more chance. Sabi niya, sige, pagbibigyan kita. Ano kaya nilang mo? Dahil kaya naglikod sa akin, pero palalapan kita bukas. Sabi niya, Sir, Malari, please, give me 10 days. 10 days before you allow me to be fed sa iyong mga aso. Just give me 10 days. Okay, 10 days. And you will be dead. Alis yung mahalari. Ano ginawa niya? Kinusap niya nag-aalaga ng aso. Kinusap niya village. Tignan na. Babayaran kita. Tignan na. Ano gawin natin? Dali mo rin yung aso mo palagi. Dali mo lang. Ano gawin mo? Basta dali mo lang araw-araw. Dali mo lang araw-araw. The dog was brought to him every day sa kulungan. And he started to feed him. Pinakain niya na pinakain yung aso. Pinakain. Then, 9 days, yung aso napakababangis sa kanya. Hinihimura na siya. Sabi makakita siya, nagtatatalo na para kakita ng batang maliit.
na mga pitbull, tumutuloy, makita siya, kasi alam niya, papakainin siya. 10 days, pinalampot siya ng halahari. Oros ng pagpapalapa sa iyo, ilabas siya. Nagito sa kulungan ng lapaan, ikadulong siya at yung hari, tuwan-tuwan, mamamatay na naman at magpapakain naman ang aking mga aso ng busog na busog. Tataka siya, walang nangyayari, parang nagtitigil, parang may galaw, nag-aarutan sa loob. Nung binuksan, nakita niya, nag-aarutan nga yung sampunon kasi asabi alipin. Asaya-saya, dinidilaan ng kanyang mga yung kaya alipin. How come? What happened? Sabi ng servant, I've been serving you many, many years. All my family is serving you. All our life was given to you. For a very small mistake, you will have me fed to the dogs. But these dogs, 10 days I served them. Only 10 days I served them, and they love me. And I believe they would love me forever. Nakapatid yan ang ating Diyos. Ilang beses tayo naging palpak, salbahe. We did something wrong. We did several things that hurt his feelings. But God, hindi tayo pinatay kagad. I believe because he had that made a covenant of salt. Hindi siya katulad natin na napakadaling magpasya at makalimot. Let me close with this. Again, ang ating bayan po ay nakasalalay sa mga simpleng mga manggagawa. Kristiyano katulad ninyo, again, God is looking for enough salt to preserve this nation. Secondly, that salt should be salted. Enough savored. And that would save this nation. This is the first part of my message. I want you to listen to these statements. Ipapipilay lang natin, just listen to this. And I hope you would learn something from this guy. Panunod po natin.